Magtulog ang maaga at huwag mo na kami intayin na. Baka abutin kami ng umaga eh. Siya na anak, magpahinga ka na at makapag-insayo ka ng sayo na mabuti bukas. Eh, saan ba ang tungo ninyo? Sa isang kasalan, ikakasal ang ating kaibigan si Veronica. At mayaman ang kanya magiging asawa, kaya ingrande ang kanyang handa. Siya nga pala, iha. Balang araw, kung dalaga ka na, ipagsasama ka na namin sa lahat ng pagtitipong aming pupuntahan. Malay mo. Baka sakaling kung lumaki kay, mapabilang ka pa sa korte ng Reyna de Ascuya. Kaya lahat na ipag-uutos ko'y sundin mo, ha? Yan ay sa kabutihan mo rin. Opo. Eh, maaari ko ba kayong ihatid sa labas? Oo. Gana. Pablo, magpapakabit kayong dalawa. Sayang. Ano sayang? Bro, mausay ka na sana mag-stream eh, natigil pa. Anong nangyayari sa'yo? Eh, ano pa? Si lalaki akong isang magandang babae. Marahil mahinhin at mabining kumilos. Yun ang ang ibig ko sabihin. Kaya't nakikiramay ako sa iyong kalungkutan. Ngunit ano? Hindi na yata ako makakatagal na makita kitang naghihirap. Kaya't ako'y alis. Wala na naman ako makakasama sa paliligo sa ilog. Ano pa ang kalagayan ko dito? Eh, saan ka naman pupunta? Ewan. Basta lalayas ako. Kahit na saan ako makarating. Mas ko na rin umiisip yan, ah. Eh, sana ata pagkakataon ko. Ang ibig mo sabihin, eh. Oo, Babalu. Alis tayo upang humanap ng mabuting kapalaran sa buhay. Kailan? Kailan tayo alis? Ngayon din. Alam ko magdaramdam sila sa gagawin kong ito, ngunit bahala na. Handa mo na yung dalawang kabayo at mag-visa muna. Yupi! Nandito po! Akala ko hindi na tayo papayagang makauwi ng mga taong yun. Masyado silang uho na uho sa pagsasayaw. Ikaw nga itong willing-willy kung hindi pa nga po eh. Na naman. Malalang ko kayo na yan sa buhay nito. Malalang pinagmamahal ko si Tabo. Hindi ko lang mamatay. Hindi ko lang mamatay. Huwag muna. Antay muna dumating ating amo. O, hina pala sila eh. Si Elmo. Ano nangyayari? Nagtana na si Tabu. Mga ginagalang ko magulang, oras na mabasa ninyong sulat na ito ay malayo-malayo na ako. Kami ni Babaloy makikipagsapalaran sa pagtuklas ng sarili naming kapalaran sa buhay. Huwag sana kayong magagalit sa amin at huwag din kayong mag-alala sapagkat hindi kami pababayaan ng Diyos. Nagmamahal, Tabu. Ako kasi may kasalanan ng lahat ng ito. Papel, ihanda mo kapahit lalakad tayo. Kami, huwag ka mag-alala. Come on.
ng mga gwardiya, Cardinal! Pagkitak mo kayo na! Sinabi niya, mabuti pa tumakbo ka na, madali ka. Huwag kayong mag-alala. Tumayo kayo at bibigyan ko leksyon ng hambog na ito. Kung handa ka na, handa na rin ako. Sir, tagnan! Sir, tagnan! Monsieur Derville, anong mahalagang bagay na nag-atid sa'yo dito sa Paris? Sinundan ko lang ang anak-anakan kong itong umalis na walang paalam. Iyan pong anak-anakan mo si Tabo? Ikaw pala si Tabo. Ako naman ang si Benir at siya naman si Pampano. Aba, kilaki-laki mo na! Patapang na bata.
Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko sa batang ito. Ginangako na po lahat ng aking gagawin, subalit, nabigon lahat. Ang ibig po ng batang ito'y maglayak. Kanino pa ibig mukman, ha? Dali mo siya sa palasyo. Baka sakaling maibigan niya maglingkod sa akin bilang isang batang katiwala. Nananalig akong siya'y mapapagkatiwalaan ko kagaya ng pagtitiwala ko. Maasahan po ninyo, mahal namin. Mamayang gabi, magkita-kita tayo sa taverna. Mga muskitero ng hari ay magagalak na makasalong muli ang kanilang idolong si Der Tagnan. Sinaw ko para tumanggi. At ganyan na nga nangyari. Marahil ay matutuwa si Camille sapagat natupad din ang aking pangarap para sa batang ito. Abinev, ikaw na sanang bahala magbabalita sa akin kung sakaling ang dalawang ito'y gagawa ng kapilyon sa palasyo. At paparito ko agad upang sila'y kastiguhin. Huwag kang mag-alala at ako bahalang titingin sa kanila. Sasama ba ako kay Tabo? Mangyari pa. Ikaw ang magsisilbing kanyang katiwala. At pipilitin ko ng mga palagay na squadra. Squadra? Hindi bali na. Basta't kasama ko si Tabo, maski saan kami makarating. Yan ang mabuting magkaibigan. Kaya, alang-alang sa pagkikita natin ito, uminom tayo. Uminom tayo. Uminom tayo. Uminom tayo. Kapitan! Senyores! Kapitan! Bonjour! D'Artagnan, walang taong hindi magagalak oras na makita ka. Nagkakamali ka, kaibigan. Maraming hindi magagalak, unang-una nga ang mahal na kanila. Ang kardinal? Ano yun? Siya'y kardinal at hindi tao. Ang hindi magsipo tayo, mag-inuman. Mag-inuman tayo alang-alang sa mahal na kardinal na hindi tao. Pietro! Bigyan mo kami ng alak at dalawang baso. Ape, umuwi ka na at sabihin mo kay Camille na nakita na natin sa Tabo, ha? No, hindi po. Alam niyo mga kaibigan, dapat sanang ilaan ko na lamang ang gabing ito sa pagsasaya. Bilang parangal sa ating kaibigan, Der Tagnan. Subalit, palagay ko ay dapat na ninyong malaman ang bagong kautusan ng ating mahalahari. Namamahinga na ako at hindi na ako kanib sa inyong bangka. Kailan man hindi ako tututol. Sapagkat ang utos ng hari, ay hindi marim mabalik. Magpatuloy ka, kaibigan. Ewan ko kung bakit. Subalit talagang malaki ang pinagbago ng ating mahal na hari. Hangad raw niya ang ganap na katahimikan at kapayapaan ng taong bayan. Kaya't magmula ngayon, ay huwag na tayo gagawa ng ano pa mang mari kagalit ng mahal na hari natin. Biro ba ninyo yan? Maring may katuwiran ng mahal na hari. Ngunit, kung tayo na bang inaapi ng mga gwardiya na kardinal, hindi na ba natin ipagtatanggol ating sarili? Hindi na ba tayo gaganti mandama? Kung wala tayong malinaw na katibayan, may harap na tayong ang inapi. Ay maaaring nila tayong balik ka rin. Kaya, mahirap ang katayuan natin ngayon, mga kaibigan. Mahirap na nga. Subalit hindi naman sapat ang dahilan upang tayo malungkot. Wala naman ang kardinal. May patungiran si Dagnan. Sarilin natin ang taberna, kaya mari tayo magsaya. Magsaya tayo. Ngunit pag-ingatan lamang natin ating mga dila. Ngayon ay sa karangalan ng mahal na hari. Sa mahal na hari! Sa mahal na hari! Mabalik kayo din sa ating pinag-uusapan tungkol sa babaeng maganda na. Meron tayo! Napakanda ng babae niya. Yun! Kapitan Edmond, hindi sila sabi siya ba? Napagandang mahanap niya, Kapitan Edmond. Yun o! Mga kaibigan, ipabayan niyo ako makipag-uusap sa gwardiya ng kardinal. Ano ang kailangan mo sa amin? Sa utos ng mahal na kardinal ay narito ako kung dakpin si Der Tagnan. Ikaw at sino pa? Marami akong mga gwardiya sa naghihintay sa labas. Kaya, sasama ka ba ng tahimik o kinakailangan pinitig ka pa namin? Ibig kong malaman kung bakit ako pinadadakip ng kardinal. Malalaman mo pagdating natin sa palasyo ng kanyang kamahalan. Sira! Inaramdam ko. Hindi ko maaaring payagan sumama sa inyo si Der Tagnan. Ipakita mo muna sa akin ang utos na may lagda ng kardinal at saka maaaring mo siyang dalhin.
Wala akong naipakita. Basta tiniyuto sa akin na dalhin ko siya, so gusto mo siya hindi itadalhin ko siya. Tayo na! Huwag mo kong hawakan. Subuha ko muna ng kasundo ang may lakda ng kardinal at siya magbalik dito. Tulad na sinabi na aming pinuno. Ano pa nihintay mo? Lakad na! Upang walang kagalitan, ay hintayin ka namin dito. Madali ka. Dati si Darta na. Kailangan makasama ka namin na lumakas ang muskler ng harap. Salamat sa inyo mga kaibigan. Ngunit ako may asawa na tinakailang mamuhay na akong tahimik. Ang isa pa ay matanda na tayo. At kumakalog na madalas ang tuwod ko eh. Si Monsieur de Treville. Kailangan. Malis ka agad dito. Ngunit, Monsieur, akong pinagulo ng gulong mo. Kailangan malis ka agad sa Paris. Huwag ka munang babalik dito. Hindi na papayakang gulong ito. Kailangan masunod ang utos ng hari. Ngunit, Monsieur, kayo sugatan. Huwag mo akong alalahanin. Kung sakali mo na si Kapitanay po nang halil sa amin. Sige na. Lumakad ka, kaibigan. Ninyo po sa akin niyo kung matatagpuan. Sa ano mang oras na kailangan ninyo aking tulong. Ako'y nakahanda. Diyan na kayo. Mahal kong Harry, dala ng malabis kong katapatan sa inyong kamahalan ay hindi ko matiis na hindi paabutin sa inyong kaalaman ang narinig kong balita na di umani pinaglililuhan kayo ng mahal na rin. Hindi ako maaaring maniwala sa balitang yan. Subalit, gabi-gabi raw ay nakikipagtagpo ang mahal na Rena sa kanyang kalaguyo, diyan din sa inyong halamanan. Huwag sana ninyong ituring na isang kapangahasan ang ginawa kong pagtatapat na ito. Ang inyong aliping buong kababang loob na gumagalang, Cardinal Richelieu ng Francia.
Sana ko na roon. Nawalan kayo bigla ng malay tao, madam. Maalala ko na hindi ako makatulog. Kaya naisipan ko magpahangin sa atin. Bigla sumikip ang aking dibdib. Mabuti na lang at nakita niyo ako. Salamat, mahal hari. Walang anuman yun, madam. Mabuti pa itatawag ako ng gwardiya upang may atin ka sa iyo, Sarita. Huwag na. Pipilitin ko makabalik na mag-isa. Mabuti pa ihatid na kita sa iyo, Sarita. Tayo na. Ang itinatanong ko ang sagutin mo. Saan na ron ang mahal na Rena? Nasa kanya po silid, kamahalan. Pasensya sila kung magkabukol-bukol man ang kanilang ulo. Di yata't nalabanan mo sila, marami. At hindi ka man lamang natakot? Bakit ako matatakot? Bawag ko sila sinugod ay alam ko nang gagawin ko sa kanila. Yan ang madalas kong gawin sa mga kabarkada ko sa Dompies. Kaya ako nasanay. Nakutabo, talaga nakakatuwa ka, oo. Pero hindi ata ako makapaniwala. Mainam ka rin namang gagawa ng kwento. O ayaw ko yung maniwala eh, hindi ko kayo pipilitin. Itanong na laman niyo kung kagap ka, Kapitan Edmund. Oh, siya matulog ka na't mag-uumaga na yata. Wala kayo nagkakatulog dito. Kung man ay hindi pa rin nanto, kaya't naisipan ko ba yung dalawin? Kinukwentuhan ako ni Tabo. At saka, sabihin ko na ba sa mahal na hari? Kayo po ang masusunod. Anong sekreto yun? Hindi naman sekreto. Meron lamang akong iniutot kay Tabo na dapat mong malaman. Oo? Si Alvis at si Kapitan Edmond ay nagkatampuhan. Kaya pinasundo ko kita ko si Kapitan at pinilit namin silang magkaayos. Pakinabang na rin pala kayo kita po, ha? Papalat ka at nagkaroon ka ng isang renang mapagmalasakit at bubod ng bait. Binabati kita. Kailan ba ninyo binabalak magpakasal? Napagkaisa namin kayo ng dalawa ni Kapitan Edmond na magtakda ng araw. Ako? Magaling! Pag-uusapan namin ni Kapitan Edmond ang bagay na yan. Ay siya, masyado ko na kayo nagambala. Magpahinga na kayo. At sa iyong, labis akong nasisiya sa iyong katapatan. Maganda pati ang puso mo, at ang iyong kalooban. Ang mga pagsisikap ang ating gawin ay pawang nauuwi sa kabiguan. Si Alvis at ang batang si Tabo ay kailangan mailigpit sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Gamitin natin sila sa dahas. May parang pa tayong magagawa. Huwag kang magalala.
Ano pang paraan? Eh, ilang araw na lamang at ipagsasaya ng buong Pransya ang kaarawan ng mahal na hari. At tayo magsasaya rin, sapagkat sa araw na hindi matutupad ng malaw na nating hinahangad na tagumpay. Paano, mahal na kardinal? Sabihin niyo, ano man yun ay pagpipilitan kung may sakatuparang lahat. Ang bintidadong pintas na brilyante ng mahal na rin ay kailangan natin muli. Sapagkat sa pamagitan ng pintas na hindi malulupig nating sabay-sabay ang ating mga kaaway. Ang mahal na reyna, si Alvis, si Tabu. Kunin mo ang pintas na iyon. Lalambot ka rin. Yan ang inis ko sa mga babae. Magbago-bago ng isip. Hindi. Hindi ako magbago ng isip. Lalakad din tayo. Ganyan! Ano mga kasangkapan natin, ha? At labahan mo naman yung damit ko. Kakasuya ka naman. Dumi-dumi na nun. Servisyon mo. Oo nga. Alvis. Pati kayo, umiiyak rin eh. Wala, Tabo. Walang ano nito. Ah, alam ko na. Marahil nagkagalit kayo, no? Hindi, Tabo. Ang aking kwintas ay nawawala. Inuling pa naman ang mahal na rin isuot ko sa gabi ng pagdiriwang sa kanyang kaarawan. Ah, ganon. Kung pinaghinalaan niyo si Alvis ang kumuha na inyong kwintas, ay maaari din niyo akong paghinalaan. Sapagkat ako'y labas-pasok dito sa kwarto ninyo. Hindi, Tabo. Wala akong pinaghihinalaan. Alam kong hindi ninyo gagawin sa akin yan. Ngayon ay lalo lamang nadagdagan ang aking alalahanin. Hindi dahil sa pagkawala ng aking kwintas. Kung hindi, isusubo pa ni Alvis ang kanyang buhay sa panganib, may balik lamang ang kwintas. Kung ganun mahal na rin ay madadagdagan pa rin ang konting alalahanin niyan. Kailangan, may palatagpuan din namin ang kwintas na yan. Ngunit, Tabo, wala nang panahon upang maganap pa kayo.
Bukas na ng gabi ang malaking pagdiriwang. Huli na ang lahat. Sundan mo na lamang si Alvis at pilitin mo siyang ibalik dito. Huwag na ninyong isubo ang inyong buhay sa panganib. Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Akong bahala. Babalo! Babalo! Oh. Handa mo kagad ang gabay at aalis tayo. Yun na ba? Oo! Ilip mo na yung parang hindi pa nalalaban eh. Hindi ba? Halina, andali na! Sa Karina. May anak na ba sila? Eh, sino ba sa inyo ang una kong sasagutin? Tanungin mo muna sila bakit sila nag-aaway. Siya nga pala, bakit nga ba? Sa kuyang hayop na yan. Hmm. Sa bang reklamo na reklamo, miski kailan? Hindi reklamo daw. Pero sinabi ko lang, pilitin niyang magkaanak kami ng babae para merong akong makatulong, nagalit na. Tignan mo lang yan, tingin mo. Ay, tignan mo, pinagtatawa ng kanila. Ako ba pinagtatawa lang? Ikaw ang pinagtatawa. Ang ano, no? Pinagtatawa. Sana nga talog. Ay, naku! Kumahal, pagod-apagod kayo, gusto mo na kudyo kayo, no? Ang gusto niyo karamihin, sige, sabihin niyo! Mamaya! Ay, kapag ang ginagawa mo dyan! Sige, maganda ka, dali! Ito ha! Vinil! Tapo! Halbi! Balita ko sa yun na nawawala ang aking kwintas na brilyante na kailangan ko pa namang isuot bukas ng gabi sa pagpaparangal sa karawan ng hari. Si Alvis at si Tabu ay umalis kanina upang hanapin ang kwintas. Nangangamba akong baka kung mapano pa sila, kaya't sikapin ang matagpuan sila kaagad. Ilihi mo ang pangyayaring ito sapagkat hindi ko ibig umabot sa karaman ng hari ang pagkawala ng aking kwintas, ang iyong Reyna. Thank you.
pa natatauhan. Kasi lakas ang pagkapalo ni Babalu eh. Sige, kumakan tubig. Ha? Ano pala? Ano si Angie? Nasa labas ang babantay. Kailangan niyo sa akin. Bakit niyo ako dinala dito? Walang mangyayari sa'yo. Sabi mo lamang sa amin kung saan mo dinala ang kwintas na brilyante na mahal na Reyna. Alam ko. Wala sa akin. Hindi ko kinuha! Huwag ka na magkaila. Alam namin kung kumuha. Amin tinagot ka na yung may brigay. Wala ka. Awan! Awan ko! Ang buti ba magsabi ka na ng totoo? Hindi, tutukitin ko ang mga mata mo. Hindi ako nagtatakot. Pagkapangyarihan ang mahal na kardinalay. Kami tayo sa ibang. Iyak ka ng kardinal at nila akong magkwinta sa mahal na Reyna sa utos niyan, di ba? At binigay mo sa kardinal ang kwinta sa mahal na Reyna, di ba? Binigay mo sa kanya! Dahilat na pasyal ka dito sa Tumpiyan. Kaya ang sadya ko'y kailangan malawin. Anong kapitan? Sabihin mo. Si Alvis at si Tabu ay nawawala. Si Tabu? Nawawala? Ang kwintas na brilyante ng mahal na Reyna ay ninakaw. Kapag karakay lumakad si Alvis at si Tabu upang hanapin ang kwintas, kagabi lamang naibalita sa akin ng Reyna, nalibot ko ang buong Paris, subalit hindi ko... Yung gano'n ay nasa panganib ang kanilang buhay. Kung sa bagay, nalalaman kong kakayahan nila. Subalit, may palagay kong nasa Paris pa sila. Lalakad tayo. Ayusin ko lang kapayo. Isasama ko. Hindi niyo ako maniiwan. Iwan tayo na. Camille! Papayaan mo na siya. Hindi na natin siya marintigilin ngayon. Hintay mo na ako dito, ayusin ko lang kapayo. Hindi. Tutulungan na kita. Tayo na. Mahihirapan ka naman sa akin. Sige, manginig ka riyan. Kakainis. Ha? Si Asi, bingi mo kayo na sa itate na tutulog. Sasabi ka na pala, ha? Sige. Binigay mo sa kardinal, ngunit saan niya tinago? Sagot! Pasilid ng kardinal. Pasilid ng kardinal? Kinakailangan makapasok tayo sa loob ng palasyo ngayon din. Uy, hindi na din alam ang pasikot-sikot sa palasyo. Bahala na. Ngayon tayo na. Pati siya! Pagkabiya na yan, magsama-sama yan.
Wala na sila. Mabuti pa nga, di doon tayo magpahinga nang lumakas para sa mga ating katawan. Di doon tayo maghintay ang diliw. Sa bagay nga, gawin na tayo sa panahon dahil mamayang gabi na ang pagdiliw ng mahal na hari. Pero mas mabuti na yung nag-iingat. Oo nga, mabuti nga yun. Makapagpahinga naman tayo ng konti. Oo nga, sayang wala lang tayo makakain dito. Pagkain? Saan ko kukuha ng pagkain dito? Nagugutom kayo? Oo. Oh. Gusto niyo ng pagkain? Oo. Oh. Meron. Wala kang kukuha ng pagkain. Meron. Saan? Hindi lamang, nandiyan na! Sandali lamang eh! Sandali lamang! Kapitan, monsieur! Tuloy kayo, tuloy! Oh, akala ko wala na po panarawin ngayon yung gabi. Tuloy kayo, magsiyupo kayo! Magsiyupo kayo! Magsiyupo kayo! Baka nagugutom kayo, kailangan yung pagkain! Oh, anak! Bigyan mo kami ng alakas pagkain. Alakas pagkain? Ngayon din, Kapitan. Saan kaya sila naroon ngayon? Palagay ko yung nasiliksik na natin ang buong pari. Oo nga, no. Palagay ko sa palasyo ng hari o sa palasyo ng Kapitan. Kung sila ay nasa palasyo ng hari at palasyo natin, eh, wala tayong dapat. Si Bali. Ano namang dahil na nagpupunta sila sa palasyo ng Kapitan? Kung sila ay naroon nga, yung sila ay nakakulong nakasama si Monsieur de Trevi. Hindi maring hindi lumaban ang dalawa niya. Ang mabuti punta ko sila. Oh! Talagang ikaw lamang iniintay nilang lumantad. Oras na magkamali ka, eh, hindi ka na makakaligtas. Walang kailangan. Ang inaalala ko si Tabo. Hindi ka dapat maging marahas. Kailangan pag-isipan natin mabuti. Ang hakbang natin gagawin. Ate? At ano pa? Kasama ninyo ako ngayon hanggang sa kamatayan. May katuwiran si Camille. Mga Ginoo, tayo na sa isang malaking pagsubok. Ano mang kapasyahan ng ating pagkakaisahan, ay dapat suring mabuti. Una sa lahat, ang kailangan natin ay kahinaunan. Kaya, lagyan muna natin laman ng ating mga sikmura, ha? Bueno, lagyan. Naroroon ang mga muskitero ng hari sa palasyo. Naroroon ang mga magagandang dalaga. At naroon din ang mga masasarap na pagkain. Nalalaman ko na ang ibig mong sabihin. Ang ibig mong tukuyin ay kung bakit kami narito, ano ha? Bueno, Kapitan, ikaw na nga sumagot. Pabaya mo si Tenente ang sumagot. Bueno, sasagutin kita. Pero huwag mong pagsasabi kahit na kanino. Alam mo, kami na rin ito sapagkat tawa kami sa mga gandang dalaga. At lalo naman kami sawa sa masasarap na pagkain. Ang maaaring mga ibabaw sa aking kapangyarihan. Ang sinamang taong sumuway sa aking mga kagustuhan ay tiyak na mamamatay. Ikaw ay mapalad sa lahat ng nilikha sapagkat binibigyan kita ngayon ng pagkakataong maging hari ng buong Pransya. Ako? Bakit ako? Sapagkat ikaw ang puno ng mga muskiteros ng hari. Kung pagsasamahin na... Kasi yung mga damit nila para hindi tayo makilala. Sigado.
mo sa amin kung saan ang sulit ng kardinal. Dali! Lagay siya niyo kayo sa akin. Dali! Kaya! Ang mga paraan natin ay pawang pagkas na lahat. Pawang magsusubo lamang sa atin sa kapamakan. Samantalang hindi naman natin natitiyak naroon nga si Tabo at si Alvis. Ano kaya ang dapat natin gawin? Sa ganang akin ay magpabaka sakali tayo. At bahala na kung anong mangyayari. Ngunit, sa gagawin natin yan, hindi lamang masusubo tayo sa kamatayan, kundi lalabag rin tayo sa utos ng hari. Na maaaring ikapahamak din ni Monsieur de Travis. Wala yata rito eh. Tira na! Na, nandito! Lanyan ang kabayo eh! O, tira! Benoke! Maghintay ka muna yan, ha? O, pampanan! Ayun! Kasi kung yung mga kalahin eh! Pabalo! Bakit? Ano yun? Si Benel, at saka si Alvis, nandun na sa palasyo ng kardinal. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumakad tayo agad. Sisira ang ulo mo, ngunit wala akong makikita. Huwag ka maingay dyan! Thank you.
Kaya ba kita? Palad ang Pransya sa pagkakaroon ng isang matalinong hari. Lalong mapalad ang Pransya sa pagkakaroon ng isang matalinong kardinal. Maraming salamat, mahal na hari. Ngunit ang katagangyaan ay sa inyo ang ko. Papaig, matalino at mapalad sa pag-ibig. Hindi ka nagkakamali, mahal na kardinal. Ang hari ng Pransya ay talagang mapalad sa pag-ibig. Hindi kaila sa iyo na totoong maraming balita na kumakalat laban sa malinis na kapurihan ng aking mahal na reyna. Subalit, ang mga iyan ay pawang mga gawa-gawa lamang at sadyang walang katotohan. Kung madadakit ang mga mapanirang puring yan, ano naman ang kaparusahan inyong igagawat? Kamatayan! Iyan ang parusang nararapat sa mga tismosos na namimintas at naninirang puring ng walang pinangahawakang katibayan. Mahal na hari, ikinagagalak ko ibalita sa inyo na ipinadadakip ko na ang taong nagkakalat ng balita laban sa mahal na rin. At siya ay pabibitay ko sa oras na mapatunayang siya ay nagsisinungaling lamang. Hindi, ako ang magbibitay sa kanya. Ibigay mo siya sa akin. Masusunod, mahal na hari. Oras na mapatunayan natin ang lahat ng kanyang sinasabi kabulaanan lamang, ang mga kamahalang ito magiging saksi na ako ay tutupad sa pangako niya. Anong katibayan ang inyong pinangahawakan? Ikaw na mahal na kardinal ang magsabi niya. Ang katibayan ay isang kwintas na brilyanteng bendidado ng Papa sa Roma. Kapag ang kwintas na yon ay suot ng mahal na reyna ngayong gabi ay nangangahulugang pawang kabulaanan lamang ang sinasabi ng tsismosong aking pinadakit. Kaya't ibibigay ko siya sa mahal na hari upang maparusahan ang kamatay. Kung sakaling hindi suot ng mahal na reyna ang kwintas na brilyante ngayong gabi. Nasa mahal na hari ng kapasyahan. Mahal na reyna, sabihin na ho ninyo sa mahal na hari na ninaka ang kwintas. Siya nga po. Pupuntahan ko ngayon din ang mahal na rin, sasabihin kong ibig niyo siyang makausap. Hindi. Hindi niya ako paniniwalaan. Hindi. Lalo po siyang magagalit kung kayo magwawalang kipo. Sabihin, ayaw ko na magsasabi.
Huwag na. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Nananalig akong tutulungan pa tayo ng Diyos. Mahal na rin, ha? Ano nangyari? Kamahal. Mabuti yata ipasundo na ang mahal na rin. Nailip ang mga tao. Mabuti nga. Manalangin ay sabay-sabay tayong lalabas.
Sabo, ang batang muskitera. Pangalan ng Diyos at sa karangalan ng buong Pransya ay ginagawa kitang batang muskitera ng hari. Tumayo ka, Tabo.